Isang 20 anyos na kadete ang namatay sa loob ng PMA o Philippine Military Academy sa Baguio City. Sa paunang findings, cardiac arrest, secondary to internal hemorrhage, ang sanhi ng pagkamatay niya. Live mula sa Baguio City, may report si James Agustin. James? Ma'am Jess, mag-aalas 5 ng hapon kanina nang matapos yung sinagawang autopsy doon niya sa labi ng isang kadete ng Philippine Military Academy na nasawi kahapon. Ilang buwan pa lang sa Philippine Military Academy, nasawi na ang 20 anyos na si kadet 4th class Darwin Dormitorio. Badang alauna na madaling araw kahapon, nang magsuka at dumaing ng pananakit ng chance si Dormitorio sa kanyang barracks, nakitang unresponsive na ang kadete. Kaya agad siyang dinala sa PMA Station Hospital. Pero kalaunay binawian din siya ng buhay. Cardiac arrest secondary to internal hemorrhage ang paunang finding sa pagkamatay ni Dormitorio. Close coordination and close cooperation of the Philippine Military Academy. The SOCO po ng ating Baguio City Police Office was already able to process the scene, the room of the said cadet. Dumating na sa Baguio City ang mga kaanak ni Dormitorio. Isinailalim na rin sa autopsy ang kanyang labi. The family is already agreed for a full autopsy dun po sa ating kadete. Kaya we will have to wait for the result, yung report ng ating doktor naman na magkakandak for us to be able to jab everything together. Yung pong result ng ating investigation as well as yung medical procedures. Sa isang pahayag, sinabi ng PMA na nagpapatuloy ang kanilang investigasyon kaugnay ng pagkamatay ni Dormitorio. Nag-iimbestiga na rin ng PNP SOCO at NBI. Makakasiguro raw ang publiko na palaging sinasaalang-alang ng PMA ang kabuang well-being ng bawat kadete. Ayon naman kay PMA Superintendent Lieutenant General Ronnie Evangelista, sumasailalim sa isang restrictive confinement ang ilang upperclassmen at squadmate ni Dormitorio. Ibig sabihin kinakailangan sila makiisa sa sinasagwang investigasyon. Posible raw lumabas ang autopsy report matapos ang 3 araw at ayon naman sa isang source ay kikremate muna yung labi ng kadete bago ibiyahe pauwi sa Cagayan de Oro City. Ma'am Jess? James, considering na meron na silang mga ni-restrict na mga upperclassmen nitong si Dormitorio, pati na yung squadmate ba, sabi mo sa yung report, ibig sabihin yung mga nag-iimbestiga, ang premise nila ay namatay ito sa hazing o may foul play? Natanong natin yan sa Philippine Military Academy pero napakaingat nila, Ma'am Jess, sa pagbibigay ng impormasyon. Gayunman, ang sinasabi nila, tinitingnan nila lahat ng posibilidad. Ang nag-iimbestiga kasi ngayon, hindi lamang pamunuan ng PMA, maging itong Baguio City Police Office at ang NBI. Sinasabi sa atin itong Baguio City Police Office, nakukunan nila ng pahayag itong mga squadmates, maging itong upperclassmen na under nga sa restrictive custody nga nitong PMA. Ang ibig sabihin lamang nun kasi, Ma'am Jess, ay kinakailangan yung available sila sa anumang isasagwang investigasyon, hindi lamang ng pamunuan ng PMA, pati ng mga iba pang mga ahensya. Ma'am Jess. James, meron kasi ako mga nabasang reports no, na ang nakahanap daw dito kay Dormitorio nung wala na itong buhay ay mga kadete rin. At saka meron din ako nabasa na meron daw markings sa kanyang katawan. May ganyan bang impormasyon na inilabas ang mga nag-iimbestiga, James? After nung autopsy kanina, Ma'am Jess, ay tinanong natin yung hepe nitong Baguio City Police Office at wala pa siyang sinasabi. Hinihintayin daw muna natin na yung mismong autopsy result bago sila magsabi kaugnay doon sa kung meron bang marking sa katawan. Eto, doon sa unang tanong mo naman, Ma'am Jess, ay meron kasing mga kasamahan sa loob ng kwarto, sa loob ng barracks. Itong si Dormitorio, dalawa yung kasamahan niya. At nahinga na rin naman daw yun ang pahayag ng mga otoridad, Ma'am Jess. Okay, at ang nabasa ko rin na ito pa lang si Dormitorio ay matalino, valedictorian ito ng kanyang klase bago napunta ng PMA. Yes, Ma'am Jess, katunayan niya, ilang buwan pa lamang siya, kapapasok pa lamang niya dito sa Philippine Military Academy at nangyari itong insidente na ito. Sinubukan natin na makapanayam yung kanyang magulang ano, pero tumanggi na muna yung mga kaanak na magbigay ng payag, Ma'am Jess. Okay, maraming salamat sa iyo, James Agustin.